I would like to congratulate you all. Napalakpak! For hurdling this kind of training, especially sa mga first time na maka-encounter doon sa mga kadete from MPSBC. Kasi sa IPSO naman, yung mga dating 31 last year is nakapag ganito na sila. So, kinakongratulate ko na kayo bukas. Formal na lang yung i-close kayo ni Colonel Poblete as the overall training director. As the training officer ng ARAP na to, nagpapasalamat ako kasi nakikooperate kayo. Despite sa pinakita kong attitude, the way I handle you, the way I treat you. Okay? Kasi pag ginawa kong sobrang bait, hindi na tayo nagte-training. Barkada na tayo, di ba? Yes. Magano kami kapulit ni Master Magat, kung sinasabi niya, idol na kami ni Sir Poblete. Mas matindi nung naghawak kami sa apay. Talagang kahit yung mga engineer, yung mga attorney, pagkuhan, pinapakuripas-pas talaga namin. Mga professionals na yun. So may purpose. Yes? Hindi naman ito personalan, hindi naman ito yung tipo na pagkatapos ng training, magkaaway pa rin tayo. Pero depende na sa inyo. Sa akin, ginagawa ko lang yung part ko as the training officer ng ARAP training doon ako. Okay? So, bigyan ko kayo ng konting background bakit tayo nagkaroon ng ganito na nag-merge si 1403 and 1404. When there was a command conference sa 14 RCDG that present si Sir Poblete, and nakita ni commander ng 14 RCDG yung best practice na ginawa ng ARAP despite na limited ang funds, ang personnel, pinasukan pa tayo ng pandemic, pero na-implement ni Sir Poblete ito sa IPSU last year. So, nung nakita ko, na-appreciate ko sa ito, napakaganda. Parang ito yung way na nag-breed tayo ng mga bata na someday, somehow, isa sa kanila, or marami sa kanila, maging Colonel Poblete, maging Lieutenant Colonel Loyot, maging Master Nagat, maging Master Watlison, and other stuff. So, niligawan ko si Sir Poblete, at ko, Sir, baka pwede na bang sa susunod na ma-implement ang RCT Arapis. Very willing ako na ipasok yung MPSPC cadets. Wala nang dalawang isip. Sinabi na agad ni Sir, sige, wala problema mo. And then, dumaan kami sa butas ng karayo. Andyan yung mga challenges and what do you call this? Basta, challenges. Na parang dumarating na kami sa point na parang hindi yata matutuloy yung plano natin, Sir. Pero, si Sir Poblete talagang nag-stick siya dun sa plan namin. Na dinipensahan niya. Dinastify niya sa higher headquarters, sa RCDG, kung bakit kailangan i-implement ni 1404 at saka 1403 dito. So, to make it short, na-justify. Kapundin si Colonel Kabugon na pagbigyan tayo. Kahit napakarami na namang challenges dahil yung sinasabi nga namin, yung slot, yung allocated number of cadets is very limited. Diba? Kung titignan nyo siguro, lahat kayo alam nyo naman kung ilan yung quota ng Ifugao and Mountain Province. Kung yung funds lang na yun ang aasahan natin ay baka sa isang tuyo, apat na tao ang kakain sa umaga. Tama? Or pwedeng yung isa na kadete kakain sa umaga, yung kabady niya kakain sa tanghali, tapos yung isang tent kakain sa gabi. So isa na namang nakita kong discarte ni Sir is yung stakeholder engagement, which is napaka-effective. So doon ko nakita na sabi ko, is natin yung maganda yung pinakitang effort, sacrifices ng 1404. Kaya ganong very supportive yung mga politicians and other stakeholders. So parang sabihin na natin, tinapi case ko na naman. Kasi ganon din kami, very limited, very parang panghihinaan ka ng load as officer eh. Parang sasabihin mo na lang, sige sir, 50 yung nag-simplify sa Mountain Province. Sige sir, so great, 20 na lang. Kasi no choice, wala na kami ibang option. So kinabi-base ko yung ginagawa ni sir. Nag-materialize naman. And
To make it short, matatapos sa bukas. So maraming salamat, Sir Poblete, na sa pinakita mong ano. As leader, yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na surrender is not my creed. Nakikita ko sa iyo, Sir. At tinutuloy mo talaga. Hindi hadlang yung mga challenges dapat ipagpatuloy. So sa akin, as training officer, nakikita ko na dapat ganun din kayo. Okay? Yes. Si Sir Poblete, dinidevelop na kayo sa skill. Mentally kayo, mentally prepared. Ako, dinidevelop ko kayo sa emotionally. Pinapatatag ko yung loob nyo. Pinapa-low moral ko kayo para makita ko kung hanggang saan yung sarili nyo. Pag low moral na kayo, kayo ba yung tipo ng tao na susuko na? Or kukuha na ng lubid at tatalo na sa alibangbang? Pero nakita ko naman sa inyo talagang sinisikap nyo rin. Na? Sinisikap nyo na ipakita na kaya namin ko, Sir. Kung andito nga lang sana si John Luke, papasigapit pa ng basic lang yan. Pero hanggang basic lang talaga yung nakaya niya. Anyway, baka ma-encourage siya ng mga kabats niya na mag-join sa next class. And sa inyo mga nakasurvive, sana malayo ang marating nyo. Ako bilang manong or tatay nyo, pangarap ko is malayo ang marating nyo. And sana kung ano yung mga pinagagawa ko sa inyo, mga piece of advice, kung masalubong nyo man balang araw ang mga anak ko, ganun din, mansuhan sa inyo, walang problema. Ikaw pala yung anak ni Loy Oda, ay, kansuha ka na. Kasi pala yun. Kasi ngayon pala, tinitrain ko na. Kasi reviewer na ako ng upset sa kanila eh. Kaya no amount. gusto ko kasi na ano rin, hindi ko kasi masabi mo ilang taon ako. Pero sabi na panaginip ko, abot ako ng 8 years eh. So yun lang, pagka nakita niyo mga anak ko, tulungan niyo rin kung paano sila mag-grow. Kasi kayo rin yung mga magiging manong, kayo rin yung mga next sa amin. Hindi naman Chinese children yung tatayo rito eh. Diba? Masa, Tong, he, pa, Choy, hindi naman ganun. Tagalog, Ilocano, Igurup, Ifugaw lang din, magsasalita sa rap lang. Tama? Yes, sir. So, ganun lang, sana ipasan nyo rin kung anong natutunan nyo. Patatagin nyo yung mga sarili ng mga susunod na generation. And lastly, tulungan nyo kami, ang 14 RCD, ang RSCOM, no, ang RSCOM PA, especially the Army, na i-encourage natin yung mga bagong neophyte, mga bagong sibol ng mga college, mga freshmen na mag-join ng ROTC. Explain sa kanila yung program, ano ba yung mga benefits. Ha? At hopefully na magtuloy-tuloy na yung approval ng ano natin, mandatory ROTC. Tulungan nyo rin kaming mga regular forces na pan na makapag-recruit pa kayo ng marami. Okay? Kasi lahat naman ito ginagawa natin para sa sarili at para sa bayan natin. Tama? Yes, sir. So hanggang doon lang muna ang mensahe ko sa inyo at bukas mayroong isang mensahe.